The second question, ano ang aklat ng Apokalipsis? Ano ang kahulugan nito? Muli, ayon po kay Sister Estrella Guevara. Ulitin ko po ang kanyang second question. Ano ang aklat ng Apokalipsis? Ano ang kahulugan nito? So, atin pong makikita na he's now asking the definition ng Apokalipsis. Pero bago po tayo yumaon sa ating pong definition, the first question is, ang salita bang Apokalipsis ay mababasa po ba natin sa Biblia? Opo, ito po ay ating mababasa sa Revelation 1:1. Ito po ang wika sa Tagalog, ang Biblia. Ang Apokalipsis, sa Greek word ay 600 oto, kasi mamaya po i-define natin muli. Ang Apokalipsis ni Hesukristo na ibinigay ng Diyos sa kaniya upang ipahayag sa kaniyang mga alipin. Sa makatuwid ay ang mga bagay na nararapat mangyaring madali at kaniyang ipinadala at ipinaalam sa pamamagitan ng kaniyang anghel sa kaniyang alipin na si Juan. Ulitin ko lang po, mga kapatid, we have to emphasize this. Revelation 1:8, Tagalog ang Biblia, ang Apokalipsis ni Hesukristo na ibinigay ng Diyos sa kaniya upang ipahayag sa kaniyang mga alipin sa makatuwid ay ang mga bagay na nararapat mangyaring madali at kanyang ipinadala at ipinaalam sa pamamagitan ng kanyang anghel sa kanyang alipin na si Juan. So, kung ang salita bang Apokalipsis or in English Revelation ay mababasa nga po ba sa Biblia? Ayun po, binasa po natin sa Revelation 1:1. At dito po, tandaan po natin ang kanyang tanong ay ano ang aklat ng Apokalipsis at ano ang kahulugan ho nito. So, puntahan po natin ang Greek word ng Apokalipsis para po makuha po natin ang definition ng Apokalipsis. Ito po ang base po sa tinatawag po natin na definition po ng Greek. Sa Greek po ay Apokalipsis. Ulitin ko po, sa Greek is Apokalipsis. Ito po ay galing sa Griegong number 601. Babalikan natin po mamaya yung Greek number 601. Ang ibig po sabihin ng Apokalipsis, disclosure. At ang sabi po ng King James Version, appearing, coming, in lighten, manifestation, be revealed, revelation. So, yun po ang Greek word ng Apokalipsis or in English, revelation or sa ibang translation, pahayag, na ito po ay galing sa salitang Griego na Apokalipsis, which means disclosure, appearing, coming, lighten, manifestation, be revealed, and revelation. So, dahil ito po ay galing sa Greek number 601, puntahan po natin ang Greek 601. Ito naman po ang sinasabi po doon sa pinag-ugatan ng salita. Ito naman po sa Greek word 601 ay apokalupto, na ito rin po ay galing sa Greek number 575 and Greek 2572. Ang ibig po sabihin ng apokalupto, to take off the cover, that is disclosure or reveal. Ulitin lang po natin ha, ang ibig sabihin po ng apokalupto na pinanggalingan kanina ng word na ating pong dinefine na salitang apokalipsis ay ibig sabihin to take off the cover, that is disclose or reveal.
Yun po ang sinabi po dito sa Greek word number 601. So, yun po ang definition po sa Strong's Concordance. At ngayon, sabi naman po, ilang beses po ginamit po itong mga salitang ito. So, according to King James, sabihin po natin, total King James occurrences, ay mayroon daw po itong nag-occur po ang mga salitang ito ng 18 times in the King James Version Bible. Una, yung salitang revelation ay 10 beses po binanggit. 10 na banggit ang salitang revelation sa Romans 2:5, Romans 16:25, 1 Corinthians 14:6, 1 Corinthians 14:26, Galatians 1:12, Galatians 2:2, Ephesians 1:7, Ephesians 3:3, and 1 Peter 1:13, and Revelation 1:1. So, 10 beses po binanggit ang salitang revelation sa King James Version. At ang sunod po na salita ay yung salitang revealed. 2 beses po ito binanggit sa King James Version. At masusumpungan po yan sa 2 Thessalonians 1:7, 1 Peter 4:13. At ang salitang revelations, plural naman po. Kung kanina ay revelation, ito naman po ay plural. Revelations, 2 beses. At ito po ay masusumpungan natin sa 2 Corinthians 12:1 and 2 Corinthians 12:7. At next po na occurrences sa King James Version, yung salitang appearing, 1 beses. At iyan po ay ating makikita sa 1 Peter 1:7. At ang kasunod po ay yung salitang coming. Yung first, makikita po natin, 1 beses binanggit ang salitang coming. At iyan po ay ating mababasa sa 1 Corinthians 1:7. At mayroon pa po ang salitang lighten. Kasi yun ang definition kanina po ng Greek word. Lighten ay 1 beses at kinamit po yan doon po sa Luke chapter 2, 32. And lastly, manifestation ay 1 beses ginamit sa Romans 8:19. Yun po ang total King James Version occurrences. 18 beses po ginamit ang mga salitang ating binanggit. At tingnan po natin ang definition. Siguro we are familiar with the Wikipedia. Sabi po ng Wikipedia, the Book of Revelation, often called the Book of Revelations, Revelation to John, the Apocalypse of John, the Revelation or simply Revelation, the Revelation of Jesus Christ from its opening words, or the Apocalypse, is the final book of the New Testament and therefore also the final book of Christian Bible. And continue po tayo. It occupies a central place in Christian eschatology. Its title is derived from the first word of the text written in Koine Greek, apokalypsis, meaning unveiling or revelation. Before title pages and titles, books were commonly known by the incipit, their first words, as is also the case of the Hebrew 5 book of Moses, yung Torah. And the Book of Revelation is the only apocalyptic document in the New Testament canon, although there are short apocalyptic passages in various places in the Gospels and in Epistles. The only extended passage in the Old Testament is the Book of Daniel. Kaya dito atin pong makikita na itong apocalyptic ano ay
makikita rin po ito, yung mga psalm ay makikita sa gospel, ang psalms ay makikita sa mga epistles, subalit mas ano po, at alam po natin na sa mga traditional school ay mayroon pong subject na Revelation and Daniel or Daniel and Revelation because mayroon po itong kaugnayan. Ngayon, binanggit po dito sa Wikipedia, yung sabi niya po, the only extended passage in the Old Testament is in the book of Daniel. Punta po tayo sa book of Daniel, mga kapatid. Ito ang sinasabi sa Daniel para lalo natin maunawaan what is the book of Revelation. Sabi po ng Daniel 12:4, Tagalog ang Biblia, ngunit ikaw, o Daniel, isara mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang tatakbo ng paruot parito at ang kaalaman ay lalago. I would like to emphasize the first phrase, ngunit ikaw, o Daniel, isara mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan. Kaya in the times of Daniel, ito po ay veiled or sabihin po natin covered. But pagdating po sa Revelation, ito po ay in-unveil or in-uncover. Basa po tayo sa Revelation 5:1. At nakita ko sa kanang kamay niyaong nakaupo sa luklukan ang isang aklat na may sulat sa loob at sa labas na tinatakang mahigpit ng 7 tatak. So, ito pong pinatatakan kay Daniel is already revealed pagdating po sa Revelation. At ito po ay, sabi po dito, ay nakita ko sa kanang kamay niyaong nakaupo sa luklukan, which represent po sa ating Panginoong Hesukristo, ang aklat na may sulat sa loob at sa labas at tinatakang mahigpit ng 7 tatak. At dagdagan pa ho natin, mga kapatid, at ito po ang sabi naman ng Revelation 6:1, at nakita ko ng buksan ng kordero, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo po yan, ang isa sa 7 tatak, at narinig ko sa isa sa 4 na nilalang na buhay na nagsalitang gaya ng tunog ng kulog halika. Kaya dito ating pong makikita na ang aklat na sinarado, kinover, vinyl sa panahon po ni Daniel, ito po ay in-unveil at in-uncover sa panahon po ng Revelation. At ang tanging pwede lamang pong magbukas ng tatak o mag-alis ng tatak ay walang iba kundi ang kordero. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya kung ating pong babaybayin, ang Revelation po ay paghahayag ng mga bagay na natatago. At ito naman po ang palaala po ni yamang si Apostol Juan, ang sumulat po ng Book of Revelation. Ito naman po ang sabi niya sa Revelation 1:3. Sabi niya po, mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula. So, ang Revelation ito po ay hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon sapagkat ang panahoy malapit na. So, dito atin pong makikita na mapalad ang bumabasa na, at mga nakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon. Alin ang tinutukoy? Nangasusulat, of course, sa Apokalipsis sapagkat ang panahoy malapit na. At ito pa ho ang concluding remark po rin po ni Juan, ni Apostle Juan, para po palalahanan ang mga bumabasa. Sabi po ng Revelations 22:18 and 19, aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito, which refers to the Apokalipsis,
Kung ang sinuman ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. And verse 19, at kung ang sinuman ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nangakasulat sa aklat na ito. So, those are just reminders of Apostle John sa lahat po ng mga bumabasa po ng Book of Revelation, sabihin po natin, mga kapatid, na the book ng prophecy. At ito po ay ating makikita kung ating pong isasum up sa ating pong pagtatalakay ang Revelation. Ito po ay pagbubukas o paghahayag ng mga bagay na natakpan, na itago nung mga kapanahon ng nakaraan. So, yan po ang ating sagot sa katanungan po muli ni Sister Estrella Guevara. Muli, balikan po natin ang kanyang tanong. Ito po ang sabi niya, ang ating sinagot na tanong, mga kapatid, ano ang aklat ng Apokalipsis? Ano ang kahulugan nito, by Sister Estrella Guevara? I hope na nabigyan po natin ng tugon